After all that has happened with Cory Aquino, he restored democracy. No! He distorted democracy because she did not win the election, but she was the one who usurped power. The acquisition of Cory Aquino of government was a usurpation of power. To prove that, he had to declare a revolutionary government. Yeah. In Marcos, Marcelo was based on the rule of law. The revolutionary government because it was based on a usurpation, self-legitimization. Okay. No, Marcelo, hey, kung ang diktador, tama si Willie. Ang diktador si Cory. Kaya ang ginagawa niyo sa media, kung sinasabi niyo si Bongbong Marcos, the son of a dictator, that is an insult to your audience. Yeah. Alam po ninyo, if I may add, kaana sandali, ano, ang political management, ang hangarin po ng isang political manager is always to greater consolidation para maayos nga ang sistema. Ano? Natural po yan. And nung panahon ni Marcos, ano ang tunay na diktadura? Walang iba kundi ang Estados Unidos. Kaya nakita natin, nadikta nila ang pagbagsak kay Marcos, ang pagkidnap kay Marcos. They were always in the background. They were the ones running the show until Marcos came and started exerting an independent position relative to the biggest dictator, yung nasa itaas, yung Estados Unidos. Within the country, he did exercise authoritarian rule, ano? Which is not necessarily undemocratic. Pero dahil na-consolidate niya ang poder, ano, at na he made things happen. That is what authority also brings. Ano? So I want to remove the bias against authoritarianism. Bakit ang China napakaganda ang pagpapatakbo o ang Vietnam? Ano? Dahil may sense of authority sila. Yung gobyerno nila, ano, may not really just sense but a reality of the authority. Bakit ang North Korea nagsusurvive kahit na napakatinding pressure galing sa Estados Unidos? Kasi may authority ang pamahala nila para gabayan at depensahan ng kanilang estado. Authority is not wrong. We have been given that wrong impression. Anyway, Kaana, sorry. Very quick lang po dyan sa issue ng martial law. Martial law is nasa provision yan ng constitution. Isa yan sa mga powers ng na binibigay ng ano ng ating constitution sa isang presidente. Pero ang ano dyan kasi, ang usapin lang dyan is to take a look at the limitations as well of martial law as being used by the president or whoever president it is, no? Ang ano lang dyan, so when you talk about martial law, wag masyadong maging ano tawag nito bias in a sense na hindi mo tinitingnan kung bakit nga ba nagkakaroon ng martial law o hindi at kung lawful siya o hindi, kasi talaga constitution nasa consti yan eh, mayroon talagang kapangyarihan ng isang presidente na mag-issue, though may limitations din. At saka tingnan mo kung ano ang ginagawa during that time na the country is declared under martial law. And sa totoo lang kaana, no, nung panahon ng martial law, ikinatutuwa ng marami ang nakakarami yung kaayusan, ano, yung katahimikan dahil sa martial law. Anyway. May news pala tungkol, balikan natin ng konti yung sa ano frequency. Hindi lang pala yung kay Villar company, media company ang nakakuha ng frequency ng ABS-CBN. Yung isa yung binigay sa kanila na temporary. Yung isa pala ay ang SMNI din. Yes, I saw that. So dalawa, pero hindi kay Pastor Kibuloy ito yung SMNI. Yung Channel 23 naman ang naibigay sa kanila ng NBC. So dalawa. Yung dalawang yun. Okay, Kado. Sa mga issue ng mga diktatory at mga kung ng propaganda ng mga baliang utak, hindi ho pwede kasi yung apples and oranges. No?
Sabi na, may, sa interview kay Bongbong Marcos, may nagtatanong, ano ba maganda, presidential o federal? Hindi pwede ikumpara federal sa presidential. Unitary versus federal. Yes, yes. Presidential versus parliamentary. Yes. And hindi na akong pupunta roon, pupunta ko rin sa demokrasya. Ang demokrasya po ay malayang pagpili ng mga absolute na may hawak ng soberanya ng mga taong bayan kung sino ang mamumuno sa kanila. Yan po ang demokrasya. Sabi nga ni Alan Paghiya, ang mga taong bayan ang absolute sovereign at ang pag-delegate nila ay derivative sovereignty. And the delegation is done by election. Now, yung pagpili, kung isang, ano, at sa China ho, ang pumipili ng mga leaders, mga tao, yun nga lang, sa ilalim sila bumoboto and parang parliamentary procedure hanggang makarating sa taas. Kaya meritocracy ang nangyayari. Kung sino talaga magaling, siya nakakaabot sa taas. Pero dito sa issue ng anong klaseng demokrasya ang gusto mo? Mahigpit ba o maluwag? So, kung mahigpit, you're leaning the pendulum towards the right, authoritarianism yan. Pag-aliwa, medyo maluwag, liberalism yan. Yun ho ang tas ng pagkukumpara. Apples and apples, yeah. Oranges and oranges. Yung ginawa ni Marcos, 20 years of rule of law po yan. Yun nga lang, 11 years was under civilian authority, 9 years under martial authority. Yan ho ang di, ano. At saka yung sinasabi ni Cory Aquino, he restored democracy. No! He distorted democracy because she did not win the election, but she was the one who usurped power. The acquisition of Cory Aquino of government was a usurpation of power. To prove that, she had to declare a revolutionary government. Yeah. Marcos, Marcelo, was based on the rule of law. Itong revolutionary government ni Cory was based on a usurpation, self-legitimization. Okay. Ngayon, Marcelo, kaya yung kung sino ang diktador, tama si Rene. Ang diktador si Cory. Ah, kaya yung ginagawa niyo sa media, kung sinasabi yung si Bongbong Marcos, the son of a dictator, that is an insult to your audience. Yeah. Magandang diskusyon po 'yan, and we'll continue it in our other episodes. Nais ko lang ihayag sa inyo yung problema ng so-called liberal democracy. Kung ang eleksyon magresulta sa 51-49% na hati ang bayan, paano mo mapapasunod yung 49? Yes. 'Yun ang hinaharap ngayon ng Estados Unidos, ano? So that is why an unelected but selected government leadership na siyang makakapag-forge ng compromise and unity sa gitna ng hati na bayan. And most countries are divided by themselves through class interest, sectoral interest, and so on. You see, ito ang realidad. Well, we will have more time for that in the future. We have only 5 minutes, 4 minutes left. Maraming magandang komentaryo po dito tungkol sa authoritarianism, dictatorship, and so on. Sabi ni Astro Mayumi, tama kayo, Mentong, ang tunay na diktadura ay ang psychopathic America. And you were saying Cory is the dictator. Cory is a dictator in the Philippines under the authority of the ultimate dictator. Yung sponsor niyan, ang Estados Unidos, di ba? Oh, and sabi ni Pop Gabriela, ang tagatimon dito ng gusto ng US ay ang mainstream media. In effect, ang media gaya ng IAB, CNN, tituturing na din na diktador, which is also correct, which is what Marcoleta was saying, no? Pagka na-interview ka, panalo ka na ng ABS-CBN and so on. So more complex issue ng diktadura na nais ipresentan ng mga dilawan and so on, ng simbahan. But we have to move on, and this is a very interesting, maraming magandang discussion dito.